Hey Shanti, nagbabalik ang inyo ng Godship Ascension. Welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na! Meron kasi ako nakilalang girl who inspired me to do vlogging ulit. Well, hindi ko na siya masyadong i-elaborate, pero she helped me talaga na makapag-focus ulit sa mga ginagawa ko. Papakita ko sa inyo ng mga clips sa class namin later. Ako, I can't live without phone. Ako, I can't live without Daniel. So yan, yung mga videos na pinakita ko sa inyo ay yung mga kaharutan ko before. So yan, since this is my first time na ipapakilala ko yung girl na yon sa inyo nang formally. Kaya ako pinakita yung mga videos na yon kasi nga ito na yung first time na ipapakilala ko siya sa inyo. Actually, paalis na kami maya-maya, mga 3 a.m. gugora na kami kasi we are on our way to Boracay! So yan, ayun yung pinaka-highlight natin sa vlog na to since magbobora nga kami. Actually, dahil birthday niya, tsaka birthday ko din ng 15. So 13 siya, tapos 15 ako. So yun, yung mga ibang detail, mamaya na lang ulit since pagora na rin ako maya-maya. So yun lang, samahan nyo kami sa mahaba-habang trip na to, guys. So yun, see you later ulit. Ayan, so nasa airport na kami, guys. We are departing from Clark Airport. Kanina ba kami bumiyahe ng mga 3 a.m. Tapos nakarating kami dito ng mga 7. Pero ang flight namin is 10. Diba? Super aga. So yan, mag-aantay muna kami ng 3 oras. Tapos babalikan ko kayo kapag magde-depart na kami. And so, na kami, guys. Nag-aantay na lang kami for our plane. Para sa first timer na katulad ko dito sa Clark, mas less hassle compared sa NAIA sila dito sa Clark. Super laki ng difference kasi nga super daming tao lang dun sa NAIA. Eh dito hindi masyado. And hopefully, hindi madali yung flight namin. So yan, wait na lang kami sa plane namin. Tapos, babalikan ko kayo kapag naka-board na kami. Okay, guys, so we are now on board. And meron na kaming siguro mga 1 and 5 minutes na biyahe lang pa papunta ng Katiklan Airport. Hindi naman ako mag-vlog kasi kinakabahan ako dyan. So mamaya na ako babalik sa inyo after namin lumabas. And we will get back to you guys. Guys, nagbabalik ulit ako. Ayun, since wala kaming masyadong ganap for today, kasi syempre kararating lang namin kanina tapos super pagod sa biyahe. Kaya naisipan ko munang mag Q&A kami. Nagpost ako last super tagal na. Nagpost ako sa community ko ng question about kung anong gusto nyong, if ever gana isasama ko yung special someone sa video ko. Super excited ako sa video ngayon kasi syempre first time ko ipapakita. Actually, hindi siya first time kasi nasama ko na siya before. So yun, first time ko lang siya ipapakilala ngayon sa inyo. So I present to you Miss Dania. Miss Dania talaga. Yes. So yan, nandito na siya finally. So yan, na pinasok ko siya dito sa room niya. Ano to? Raid. Yun na nga, gagawin na namin yung Q&A na mga tanong niyo before pa. Ay, ano pala masasabi mo sa kanila since ngayon nga lang ikaw nakita dito. Tsaka nga pala guys, yun nga, she's my girlfriend. So sa lahat ng mga nangihinala na bakla ko. Totoo yun. Sinong bakla kayo?
So yan, ano masasabi mo sa kanila since first time kang pumasok dito sa vlog ko? Hi guys. Nice to meet you. Hindi kasi ang dami ko nga rin nababasa na ang dami nagtatanong, asa na si Ate Girl? Ayun, finally. Yan. So first vlog, Q&A agad. Magmumukbang kami ng tinapay tsaka ng tempura. Kasi hindi pa kami kumakain. So yun, mag-start na tayo ng Q&A. Ayun nga pala guys, hindi ko na inalagay ulit yung mga screenshot na ano yun. Kasi tinatamad siya mag-alala. Pakinggan nyo na lang ang mga pangalan nyo and shoutout vlog na rin to ulit. Again, salamat sa lahat ng mga nag-take time na maglagay ng comment sa community ko kahit na hindi related sa akin yung mga salamat sa inyong lahat. Yan, magsisimula muna kami sa post. Sa post ko pa. Ano pala ang nakalagay pala dito is 3 months ago. 3 months ago? Hindi ka natuloy din. Super excited. So super excited akong maghingi ng questions sa inyo. Nag-post na ako 3 months ago pa. Tapos ngayon pala kami makakapag-video. Kasi ano, super private na itong si Dane. Kaya ngayon lang siya talaga sumama sa akin. Pero buti nga napilit ko siya eh. Masama loob niya actually. Ayan, unang tanong from Anne Camille Dugang. Woo! Hi! Hi Anne! Best friend niya si Anne. So yun, thank you nga pala. Big shoutout kay Anne kasi kung wala siya, wala. Happy birthday! Tsaka happy birthday, belated happy birthday, Anne. Dahil nga kung wala siya, wala kami dito. So yun, unang tanong, on a scale of 1 to 10, how do you consider yourself romantic? Sabi ko sa kanya, ano, 10. Yun, ikaw? 6 or 7. Hindi kasi tahimik lang ako. Hindi siya showy. Actually yun nga, mas girl pa ako sa relationship namin. Ako yung boyfriend talaga. Next question ni Anne, ano yung biggest or worst? Ang active mo ate Anne. Ano yung biggest or worst secret mo na na-reveal mo for her? Sa sobrang biggest, tsaka sa super worst, hindi ko na sasabihin sa inyo. Sa kanya na lang yun. From Pearlie's Maglasang. Kung papasok po kayong dalawa sa isang relasyon, paano po kayo lalabas? Paano ka papasok kung pinaplano mo rin namang lumabas? Woo! Tsaka once na pumasok ka sa relationship, kailangan sure ka na. Kaya kapag pumasok ka, make sure na wala na talagang labasan. There's no way out. There's no way out. Next from Shaira Apostol, sinasama mo na po ba siya sa mga plans mo? Of course. Kahit nga hindi pa niya alam na nagpa-plano ko, sinasama ko na siya sa mga plans. Kahit yung hindi pa kami masyadong clear sa isa't isa. Roses and Chocolates or Netflix and Chill? Netflix and Chill. May ligam sa movie. Yep. Next is from, ay kay ano pala yun, kay Mel Magbanlak. Next question na niya is, word or words na pinaka-important sa inyo? Example, thank you and sorry. For me, thank you and I love you. For me siguro ano, you're important. Tsaka, I love you. From Mel Magbanlak ulit. Uy, parang ngayon ko na narinig. If papapiliin kayo ng lugar na pupuntahan, saan yun? South Korea. FYI guys, ano, super fan si Daniel ng K-pop. So yun, siya yung nagpasok sa akin sa mundo ng K-pop. Kay Ken Vale, ano yung good side at bad side mo? Bad side mo po. Bad muna. Oh, sige. Ano siya? Mabilis siyang magtampo. Ay. Mabilis siyang magalit. Pero hindi pa siya naman nagagalit sa akin. Nagalit nga na ba sa akin? Hindi. Baka itong magagalit. Hindi, pa sa ibang tao. Pero ngayon, kasi dati yon yung mga bago-bago pa lang. Pero ngayon, parang hindi na masyado. Good side, mabait. Tara, mabait. Sweet. Sobrang ma-effort. May bente ba ako mamaya?
So yun, alam ko naman yung mga sinabi niya ngayon. Lagas na sa akin. Sa kanya naman yung bad side niya, na super before ko pa talaga ayaw. Pero medyo ano naman na ngayon, yun nga din, na lesson na. Yung kapag hindi siya okay, hindi siya nagsasabi sa akin. Ganun. Hindi nagsasalita. Tsaka hindi, I mean, kapag kunyari meron kang mga ganap sa outside world. Pero buti na nga na ngayon, ganun, okay na. Ayun pala siya pala, ma-vocal siya, ganun. Kung ano talaga yung nararamdaman or inisip niya, sinasabi niya talaga. Which is opposite ng sa akin. Kasi, yun nga, tahimik nga lang ako. Minsan. yung good side niya, ano, super galing na magsalita. Kahit na nasa point ka na ng, na hindi mo na nagugustuhan yung mga nangyayari sa buhay mo. Parang, she's turning it into a positive perspective. Tama life coach. So yun lang. Thank you kay Ken. From Jessica Fernandez, nasabi mo na ba sa sarili mo or niya na kayo na lang talagang dalawa hanggang dulo? For me, oh. Yun. Oo. Huwag natin kawain. Ayun, oo. Oh, syempre. From Grizel Gulmatico, kailan at saan po kayo nag-meet? Pa-shoutout, Kuya Shima. Hi, Grizel. ano, kailan at saan? Kailan, ano? Kailan? Nung October. Ano, kasi teacher din siya sa M Studio. Teacher din siya doon. So before pa, as in last year ng mga before October, nakikita ko na siya sa page ng M Studio. Ini-story siya, tsaka pinupost yung, nire-repost yung mga videos niya. Kaya ako siya nakita na nagko-cover doon ng mga class. Tapos yun, October, nag-meet kami. Tapos... Nag-attend siya sa class ko. Oo. Oh, so yun, doon kami nagkakilala. Pero kung yung saan, kung saan yung tanong, sa M Studio. Kasi, yun lang naman yung tanong niya. Hindi kailan. From Luis Balmoria, if ever po na may ipapabago siya sa isa sa mga pangit na ugali mo, are you willing to change it just for her? Of course, kasi alam ko naman na kung ano yung sasabihin niya sa akin, baguhin ko. Ano, para yun sa ikakabuti ko. Siguro hindi naman change, parang siguro... Improvement. Kasi parang hindi mo naman talaga mag-change yung isang tao. Unless sila mismo yung mag-change sa sarili nila. Ganun. Hi, Sean. Kin? Bangsiil. How willing are you to put God as the center of your soon-to-be relationship? God bless. Super willing na siya na talaga actually yung center. Ano yun eh? If you don't have God sa isang relationship, hindi rin magiging okay. Kasi limited lang naman yung ano, limited lang naman yung knowledge ng isang tao. So, kung gusto niyo maging perfect or almost perfect yung relationship niyo, you have to put God first. Tapos you have to put God at the center of your relationship para at least guided yung relationship ninyong dalawa. From Josefa Alfonso, why did you like her po? Dahil sa pagsasayaw niya, as in super, super galing niya sumayaw. Kung gusto niyo makita yung mga covers niya, subscribe! Ano, puntaan niyo na lang yung YouTube and IG niya. Mas madami ako sa IG. From Chelly Apaw, kailan na kayo? Ano nang status niya? this last April 28, 2019. Ano pa lang kami, turning 3 months. This 28 from Anne pa rin. How do you like to be shown love? More on time. Ganun, parang being together, ganyan, chika-chika, which is yun naman yung madalas kami. Madalas kami mag-chikahan lang, ganun. So yun. Actually, masarap tong kausap. Ang tinapos kasi niya is ano, psychology, ano siya, major. Kaya ano, alam niya kung paano magpaikot ng tao. Kung napaikot lang kita. Hindi, alam niya kung paano makikonnect sa tao. How do I like to be shown love? Ano, ayun lang, parang... Ganun lang din siguro time, tsaka yung ano, affirmation. Hindi, yung parang, ano, gusto mong, kunwari, siya nga kasi yung babae, kunwari may bago siyang hair, kailangan sabihin mo, uy, yung ganda ng hair mo, ganyan, ganon! Ganun ba? Oo, ganun ka kaya. Yun lang yun ako. Ngayon ko lang din sinabi sa kanya. Kasi siya nga yung girl sa amin. From ako, Ajushi. Hi, Ajushi.
Paano, may dalawa siyang question. Paano pag pinapili ka, vlog or siya? Siyempre siya. Siya. Huwag na natin pahabain. Siya. Second question. Sa girl, okay lang ba sa'yo kung di siya titigil sa pag-vlog? Sige, sagutin mo yan, girl. Yeah. Kasi, wala. Yun talaga yung gusto niya. As in, kahit nung mga panahon na hindi pa siya, wala pa masyadong, hindi pa ganun kalago yung community niya, ganyan. Lagi niya sinasabi sa akin na, ano, parang sana nga, soon, ganyan. Marami na magkaroon na, ng sumusuport sa kanya, ganyan. Hindi pa namin naiisip yung shongti-shongti na. At tapos yun, ngayon, wala, nakakatuwa lang kasi nag-grow na rin yung channel niya, ganyan. And yun, support naman ako lagi sa kanya. Kamsahamnida, Jessie. Kamsahamnida. So that's it guys sa Q&A namin and super happy ako dahil nga finally naisama ko na siya. So yun, and guys, ano pala, pa-follow na rin ang business niya. Business namin actually. Nilalagay ko na lang siya sa baba. Sa, if you guys like this earring. And yun lang guys, we'll wrap our first day here. Tapos magkita-kita na lang ulit tayo sa second day namin sa dito sa Boracay. Thank you sa panonood and thank you ulit sa mga nag-drop ng question sa post ko. Welcome sa mga shonky out there. We hope to see you sa dito namin here sa Boracay. Thank you sa panonood, guys. Annyeong!